Vapong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa umagang ito tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga biyayang ating tinatanggap. Dulot na rin ang ating pananalangin sa ating mahal na Señor Nazareno. Tayo ay nagagalak at nagpapasalamat habang patuloy nating sinasambit ang mga personal nating kahilingan. Ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. At tulad din, tayo'y dumudulog sa ating Panginoon na hipuin ang lahat ng mga may karamdaman. At upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhang matubos at mabuhay ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay maging paging dapat tuwak aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan nang naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito. At gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginawa ay hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatiling matatag
ang kanilang angkan. At alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananaig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw, Sion, ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat pambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagtipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos, tignan ang lahat ng bagay doon. Lumabas siya at nagbalik sa Betanya kasama ang 12. Palibas ay gumagabi na noon. Kinabukasan ang sila'y pabalik mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito ang di kalayuang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon sabagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kahit sinabi niya na sa puno ng igos, wala kang makakanin pa ang iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang pinagtaabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at pinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdadaan sa loob ng templo ang sino mang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sabi niya,
nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa Kanya dahil sa humahanga ang tao, mga tao sa Kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas naman sa lungsod si Jesus ang Kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at Kanyang sinabi kay Jesus, Guru, tignan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, Manalig kayo sa Diyos, tandaan nyo ito. Kung sasabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinglangan kundi nananalig na mangyayari ang sinasabi niya. Ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin nyo sa panalangin, manalig kayong matatanggap nyo iyon at matatanggap ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, ngayon po ay panahon ng mangga. Kahit saan po kayo pumunta, may mga mangga kayong mabibili. May Indian mango, manggang kalabaw, at iba't ibang klaseng mangga ang makikita nyo. Pero kapag tinitignan po natin ang pamamaraan ng pamumunga ng mangga, may kakaiba. Bakit po? Kung ang mangga po ay namulaklak at patapos ng kanyang pamumulaklak ay bigla na lamang umambon o umulan, ay malaki po ang chance nyo na halos wala kayong aanihin dahil matutunaw niya ang mga bulaklak ng mangga. O kaya naman sabihin po natin, inais mong magkaroon ng bunga ang iyong mangga. Susuriin mo muna, titignan mo kung ano ang dahon ng mangga. Kung ang dahon po ng mangga ay bagong usbong at medyo kitang-kita mo yung sariwang dahon niya, huwag ka pong magbomba, huwag kang umasa. Dahil ang maglalabasan po dyan ay puro mga usbong ng mangga. Pero kung nakita po nating matured ang dahon ng mangga, nakatitiyak po tayo, maaring magbunga. O kung ikaw naman ay magbobomba ng pampabunga, nakatitiyak po tayo na ito po ay magkakaroon ng bulaklak. May mga palatandaan para makita po natin ang isang bagay ay mabunga. Mayroon po tayong sukatan para mas makita po natin na ito ay posible at ito ay magbubunga. Sa ating pong ebanghelyo, nakita po ni Jesus ang puno ng igos. At nung makita niya, hinanapan niya ng bunga. Nasa ng bunga. Pero wala po siyang nakitang bunga. Bakit po? Ang sabi po kasi nung panahon pong yun, ay hindi po namumunga pa ang puno ng igos. Pero sa ating pong pakiwari, ano po ang dahilan ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit niya po hinanapan ang bunga? Ito po ay parang isang talinghaga na nagsasabi po sa atin na ipinakikita po ng ating Panginoong Hesukristo ang bayan ng Israel na sinasabing ang bayang ito ay nakatagpo at nakatanggap ng mga maraming biyaya kung kaya't marapat lamang silang mamunga. Ngunit hindi namunga kaya ang tinignan po rito is the unfaithfulness ng bayang Israel kaya pinakita po ni Jesus ito sa pamamagitan ng talinghaga ng puno ng igos. Alam niyo po, kahit naman po sa buhay po natin tingnan po natin mabuti. Tayo po lahat ay may pananampalataya at debosyon sa Señor Nazareno.
Pero titignan po natin ano ba ang batayan at ano ba ang sukatan para masabi po natin na tayo po ay mabunga. Ang ating pong pamimintuho, tapat. Ang iba po sa atin nagsasakripisyo even to the point na naglululuhod at nananalangin, nagsisindi ng kandila, umaasang pakikinggan ang ating panalangin. Pero mga kapatid, ang ebanghelyo po ay malinaw. Ito po'y isang gentle reminder and yet radical reminder for all of us. Sinasabi po sa atin, sandali lang, ikaw ay mananampalataya, ikaw ay binyagan, ikaw ay umaasa sa Panginoon. Ikaw ngayon ay nagsasabi ng iyong mga panalangin at bumubulong sa Kanya na sana pakinggan tayo ng Diyos. Pero meron pong dalawang batayan ang binibigyan ng pansin ng ating pananampalataya at ang sukatan pong ito ay makikita natin kung ito po ay ating pinagsasama. Ano po ito? Merong mga mananampalataya na nagsasabing dasal ng dasal. Sige lang ang dasal. Umaasa at nagtitiwala sa Diyos na ipagkakaloob sa kanila ang kanilang kahilingan. Pero bakit hindi ibinibigay? Ano? Saan nagkulang? Mga kapatid, ito po ang aking sinasabi. Ang ating pong buhay ay dapat nakabatay sa dalawang bagay. Una, ang panalangin. Ikalawa, ang gawa. Kapag pinaghiwalay po natin ang dalawang bagay pong ito, nawawalan ng saysay ang ating panalangin kahit na ang ating mga gawa. Mahalaga po sa bawat pagkilos po natin, ito po ay grounded sa ating pong pananampalataya. Walang saysay po ang inyong pananampalataya kung hindi ito natatampukan ng inyong gawa. At lalong walang saysay ang inyong pananagawa kung ito po ay hindi nilalakipan ng ating pananalangin. Kaya sa araw pong ito, sinasabi po sa atin, namimintuho ka, nagdidibusyon ka, nagdadasal ka sa Señor Nazareno. Isa pong napakagandang bagay ang gawain pong ito. Subalit, ang kaganapan ng inyong pananalangin at dibusyon sa Señor Nazareno ay masusukat lamang kung ibinibigay din po natin ang ating sarili upang magkaroon ng katotohanan ito sa ating buhay sa pamamagitan ng ating gawa. Sabi niyo po, Panginoon, sana naman po yumaman ako. Panginoon, sana naman po magkaroon ako ng biyaya at magkaroon ng sapat ang aking pera nang sa gayon ang lahat ay pwedeng kunang makuha. Pero tignan po naman natin ang ating pamamaraan. Nagkaroon ka ng pera, ano ang binili mo? Hindi yung mga essential thing, minsan hindi na kinakailangan, binibili mo pa. Nandun ang tinatawag na desire, nandun ang tinatawag na needs, nandun ang tinatawag mong wants. Ibig po palang sabihin, biniyayaan ka ng Panginoon at sinasabi sa iyo ng Panginoon, magkakaroon ka ng gantimpala. Sinupin mo lang ang iyong buhay. Subalit kung tatanggapin mo ang biyaya pong ito at binili mo lamang ang hindi mo na kinakailangan, pagdating ng panahon, kakapusin ka pa rin. Bakit? Hindi mo pinirioridad kung ano ang esensyal. Sa araw na ito, sinasabi sa atin ng ating pong ebanghelyo at ngayon tayo ay pinapaalalahanan. Bibiyayaan ka ng Panginoon, ibubuhos ng Diyos sa iyo kung ano ang iyong kahilingan. Subalit, dapat mong malaman kung ano ang prioridad sa iyong buhay. Nang sa gayon, ma-arrange mo kung ano ang nararapat at makamit mo kung ano ang naisin ng Diyos para sa iyo at hindi kung ano ang naisin mo para sa iyong sarili. Nangangahulugan, mga kapatid, we need to realign kung ano po ang loobin ng Diyos sa atin nang sa ganon magkaroon ng bunga ang ating pananampalataya, dulot na rin po ng ating gawa. Tayo pong lahat ay may debosyon sa ating mahal na Nazareno. Ang tanong po rito sa bandang huli ng ating buhay ay ito, where are the fruits? Hahanapin po ang bunga sa atin kung tayo nga po ba ay nagbigay,
tayo ba ay nagbunga at ngayon tinatanggap natin ang ating pagpapala. Sa bandang huli, susuriin po tayo at itatanong sa atin, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ikaw ba ay naging pagpapala sa iba? Kaya mga kapatid, patuloy po tayong mamimintuho sa ating pong Senyor Nazareno. Hari nawa, tulad niya po, pinakita niya po ang pagmamahal niya at ang pananalangin niya sa Diyos Ama. Ginawa niya po ang kalooban ng Diyos hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga. Sa oras na ito, ito man din ang ating dalangin. Panginoon, hari nawa sa aking panalangin, magampanan ko kung ano ang iyong kalooban nang sa gayon sa bawat salita ko, sa bawat kilos ko, nagbibigay puri ako sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama na ibigay ang kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin at likhain niya sa atin ang mga puso at isip, ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa kanyang mga batas. Ating bigasin, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos, na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Yung mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang, na mamuhay sa hamunang utos ng Diyos, manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay sa iyo nang may pananampalataya. Makilala nawa namin ang pag-ibig kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak, aming tagabagligtas. Inihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus Nazareno, alak ka tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa isang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama namin lumikha, ang ipagpapatawad ng kasalanang naganap at nawa sa paghahain ito, ng dambana ng krus na siyang pumawi sa kasalanang buong mundo, sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasyang kahoy sa krus, ang sansang katauhang tumubos sa tubusin ni Jesus.
ang punong kahoy na nagpuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus danghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naig ang sumaway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nanaig at masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilubad po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kayo sa magitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinawa kanya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yun lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Siya magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil may narapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, tanang kaparian, mga relyoso diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kabiyak na pusong si Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kairarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagaluban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ika'y kasama ko, ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko.
poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, paawaan niyo po kami, umangasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, kay salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipantutulong sa ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat
ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makapag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa Ground Floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang tamang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor na Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa inyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Gayon din, idinudulog namin sa iyo na basbasan mo ang kanilang mga daladala, maging imahen, dokumento, o mga banal na kagamitan. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaliwa.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati namin.